na! Eto na nga guys! Eto na yon, yung inaabangan nating salpukang Toujan Toujan Pig versus former Senator Antonio Trillanes! Sino yung nag-comment ng Toujan Pig? Sorry guys, ah. Parang nambubuli naman tayo nun kung ganun. Toujan Pig. Kasi guys, yung recent content ko, natawag ko ang Toujan Horse. Etong si ano, si Hare Roque. Kasi nga guys, 'di ba, yung kanyang moves, yung kanyang galaw is literal na parang dinadownward niya. Unintentionally or intentionally, pero yung kanyang moves guys, imbis na i-uplift niya si Digong, nahihila niya pababa. 'Di ba nga yung sinabi ko sa inyo unang-una, yung doon sa issue ng tawag-tawag na 'di ba dapat private 'yon, ang ginawa niya kinontent niya. So ano yung ending? Naging mukhang natakot itong si former President Duterte dito sa ICC. Eh yung mukha pa naman guys ni Digong, alam niyo naman na nagmumukha siyang matapang puno sa mamamayang Pilipino. So yung ginawa kasi ni Hare Roque, yung mga private conversation na hindi na dapat sinasa publiko, sinapubliko niya. So ang ending, pumangit yung image ni Digong. Tapos pangalawa dito guys, yung gentleman's agreement. So pinatunayan niya na, siya na mismo guys yung nag-confirm na totoo yung secret deal na ginawa ni former President Duterte. Kaya nga nasabi kong Toujan Horse. Kasi nga, si ano na mismo, si Hare Roque na mismo, sa kanilang circle na mismo guys, si Roque na mismo ang sumisira sa image ni former President Duterte. So, habang nagbabasa ako guys ng ano, ng comment, sabi nila, Mima, hindi naman yan Toujan Horse. Toujan Pig daw yan. Ang kukwela talaga nung ng mga tao ngayon. Anyway, ito na nga guys. Hindi na po nakapagpigil itong si former Senator Antonio Trillanes at talagang niliteral niyang sinupalpal itong si Toujan Pig. Paano tumawa guys yung Toujan Pig? Ewan ko ba yung vlog natin ngayon mukhang nagiging katawa-tawa, pinagpawisan na tuloy ako. But anyway, basahin muna natin itong post ni former Senator Antonio Trillanes. So sabi niya, maliwanag na siguro yan. Inamin na ni Roque na si Duterte ang may deal with China sa West Philippine Sea. At China na rin mismo, China na rin ang nauna na nagsabi na may agreement sila with Duterte na hindi aayusin ang BRP Sierra Madre. Ang dami nyo talagang nabudol. Talagang galit na galit. Diba? Gustong manakit ni former Senator Antonio Trillanes. So guys, balikan natin yung hugot niya kung bakit niya sinusupalpal itong si Digong as well as itong si former President Duterte in terms dito sa West Philippine Sea. Kasi ganito yun guys. Alam nyo, diba, yung issue ni former Senator Antonio Trillanes na, you know, minanipula, pinakalat ng mga Duterte. Which is itong si former Senator Antonio Trillanes daw ang nagbenta ng Spratly Island ng Scarborough sa West Philippine Sea doon sa China. Kaya nga malalim guys yung hugot niyan. 'Di ba? Kaya galit na galit siya dito sa mga Duterte. Isipin niyo, mantakin niyo, ako yung sinisisi niyo na nagbenta ng ano, ng Spratly Island, ng bahagi ng teritoryo ng bansang Pilipinas, tapos malalaman namin na kayo pala yung mayroong secret deal
Kaya nga guys, malalim ang hugot niyan at sa totoo nga lang po guys, deserve po ni former Senator Antonio Trillanes na magkaroon ng peace of mind. Kaya nga ito ang ginagawa ko guys, ina-uplift ko yung name na sinira ng mga Duterte sa kanya para hoping sana na susunod na election, if kunyari manalo siyang mayor at tumakbo siyang senador, ay malinis na ang kanyang image. So itatry nating linisin, malinis naman talaga itong si former Senator Antonio Trillanes. Ginuguro lang ba, sinira lang ba ang kanyang reputasyon, ang kanyang imahe ng mga Duterte? Kasi nga, nabibisto sila. So ito na nga guys. Nang dahil sa nangyari na yan na pinakalap nila na si former Senator Antonio Trillanes daw ang nagbenta ng Spratly, Scarborough sa West Philippine Sea doon sa China, pumangit po ang image ni former Senator Antonio Trillanes at naka-receive po siya guys ng mga masasakit na salita. At isa pa nga dito guys, yung tinawag na pangit daw po ang naging interest niya sa bayan dahil nga po sa kanyang pagiging back-channel negotiator. So dinamay pa guys yung word na back channel negotiator, wherein facts guys, hindi po pangit yung meaning ng back channel negotiator, pinapangit lang po talaga ng mga Duterte. Kasi guys, ang back channel negotiator, isa po itong foreign policy tools. 'Di ba? Imagine, meron tayong mga bagay-bagay talaga sa mundo na hindi kayang ayusin. For example, hindi po kaya nang ayusin ng Department of Foreign Affairs ang eksenang ganap back then. Kasi nung 2012 guys, nagkaroon ng standoff doon sa Panatag Shoal. So, hindi na po kayang ayusin ng DFA ang lumalala at mainit na tensyon. So, ngayon guys, para malutas po ito, inappoint po ni former President Aquino itong si Antonio Trillanes bilang isang back channel negotiator para lutasin po ang mga problemang hindi po kayang lutasin ng DFA. So guys, hindi po illegal ang pagiging back channel negotiator. Hindi po katulad sa dinidiin ng mga Duterte na illegal po ang pagiging back channel negotiator ni former Senator Antonio Trillanes. Kagaya dito guys sa issue ni Kibuloy ha, 'di ba sinabi ni Senate President Juan Miguel Subirin na ginawa na namin lahat, kinausap na namin siya through back channel din yun guys, ang kanyang nabanggit. So guys, yun po yung ginagawa ng back channel. Kasi kung hindi naman kayang ayusin na Senator Risa Ontiveros at ng mga kapwa niya senador, nagpadala ito sa Senate President ng back channel talks pala yun guys, back channel talks para kausapin ng taimtim, 'di ba? With peace itong si Kibuloy, pero at the end of the day hindi pa din siya pumayag. So yun na nga, nahatulan siya ng warrant of arrest. Anyway, ibang topic na yon. So dito tayo sa pagiging back channel negotiator ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi guys, ganito ha, paliwanag lang natin para meron kayong a little bit context. Kasi ako alam ko yung nangyari na yan guys, may musang marites ako sa politika. Diba? Dati nung ano ako, kwento ko sa inyo, nung hindi pa ako nagre-research, ay masama talaga yung image sa akin ni former Senator Antonio Trillanes, lalo pat nabulag ako sa propaganda ng mga Duterte. Lalo pat noon, diba, kinasuhan ni Digong itong si former President Aquino at itong si Trillanes na nagbenta daw ng Spratly doon sa Scarborough. Pero sa ano naman po guys, to make the long story short, binasura po ito ng ombudsman. So ngayon nga po guys, sa mga hindi po nakakalam ha, uulitin ko, itong si former Senator Antonio Trillanes ay inappoint po ni former President Aquino bilang isang back channel negotiator dahil po sa lumalalang tensyon doon sa West Philippine Sea. Kasi if you will remember guys, noong 2012, try to research that, nagkaroon ng standoff doon sa Panatag Shoal. So uminit guys yung tensyon. So bakit nga ba uminit? Bakit nagkaroon ng standoff? Ang reason behind that standoff na yan is meron pong Chinese na nahuli itong ating Philippine Navy na nandoon po sa Scarborough.
So we do not know kung ano po yung kanilang ginagawa doon, hindi natin alam. But ang malinaw po dito guys is labag po sa batas ang kanilang ginawa. So hinuli sila. And then ang nangyari, syempre Chinese nahuli. Ang ginawa po guys ng ano, ng Chinese, rumispondi sila kasi kapwa din nila yun, 'di ba? Tutulungan din nila yun. Ang ginawa nila guys, sinaklolohan nila yung kapwa nila, Chinese fisherman. I think fisherman 'yon. So sinaklolohan nila. Nagpadala sila guys ng napakadaming barko, vessels, ships doon sa Scarborough from sa reason na nandoon yung mga fisherman na yon hanggang sa naging ano na 100 ships na, 'di ba? Mantakin mo tatlo lang yung nahuli, tapos ang ginawa nila, rumispondi sila sa napakaraming barko. Pinalibutan nila guys ang Scarborough. So basically guys, uminit na po ang tensyon doon sa West Philippine Sea, partida sa area ng Panatag Shoal. So ang ginawa nga po guys ni former President Aquino, ginawa niya pong back channel negotiator itong si former Senator Antonio Trillanes para po pahupain ang tension, kasi hindi na nga po talaga kayang ayusin ng Department of Foreign Affairs ang lumalala at umiinit na tension doon sa standoff na nangyari sa Panatag Shoal. So ngayon guys, so ulitin ko, hindi po ito illegal. So yung mission po dito guys ni former Senator Antonio Trillanes is pahupain po yung nangyayaring tension. Kumbaga messenger po siya guys ng ating Pangulo. Ihatid niya po yung message ng ating Pangulo, ng ating Presidente, papunta po doon sa mga negotiator. Kasi nga, back channel negotiator, diba? So, vice versa, yung message din guys ng negotiator, ipapadala kay Trillanes at ipapadala niya dito sa ating presidente. At alam nyo guys, kung tatanungin nyo ako, Mima, mayroon bang magandang naidulot ang pagiging back channel negotiator ni Antonio Trillanes? Dahil nga po guys, sa nagkaroon ng 7 meeting sa Pilipinas, 7 meeting sa China, alam nyo guys, kahit ilang beses magkaroon ng meeting, kahit umabot pa yan ng 1,000, as long as ito yung proper way para mapahupa yung tension, then why not? Hindi po tama yung sinabi ni Enrile noon na nagkaroon ng ano, ng 16 times na pabalik-balik itong si Antonio Trillanes. Hindi po yun guys totoo. Dahil ang totoo po dito guys, nagkaroon ng 7 meeting dito sa Pilipinas, 7 meeting doon sa China. At dahil po sa nangyaring meeting na yan guys, ito yung naging resulta na ang pagiging back channel negotiator ni former Senator Antonio Trillanes, accomplish yung mission niya na napahupa ang tensyon doon sa West Philippine Sea. Dahil nga guys, if you will remember, kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, 'di ba, nung nagkaroon ng mainit na tensyon doon sa Panatag Shoal, parte sa Scarborough, 'di ba, nagpadala po guys ng 100 ship na iba't ibang klaseng barko itong Chinese at pinalibutan ng Scarborough dahil nga uminit yung tension. But dahil nga po sa back channel negotiation na ginawa ni former Senator Antonio Trillanes, yung 100 ships na nandoon po sa Scarborough ay naging 3 na lamang. Or in fact, dapat dito guys, sumatotal pala. Magpasalamat pa nga tayo sa ipinamalas na tapang ni former Senator Antonio Trillanes, dahil kung hindi po sa nangyaring pagiging back channel negotiator niya, I think yung Scarborough is nasa piling na po ng China. Dapat nga pasalamatan pa natin itong si Trillanes dahil nga sa kanyang tapang at pagiging huwaran na ipinakita. Pero we failed kasi yung taong dapat titingalain natin guys, diba, dapat papasalamatan natin dahil sa kanyang katapangan, sinira po ng mga Duterte. So yun po guys yung nakakaiyak dito. But andito tayo, bumabawi kay former Senator Antonio Trillanes. At isang reason dito guys, kung may nagtatanong na, di ba binenta na yan, Mima? Guys, konting ano na lang, common sense or sentido common, paano po mabibenta ni former Senator Antonio Trillanes ang Panatag Shoal, ang Scarborough, kung si former Senator Antonio Trillanes ay isa lamang pong senador? Diba? Unang-una,
common sense na lang ha, may kakayahan ba siyang ibenta ang panatag shawl? Eh, hindi niya naman po hawak ang titulo ng ano, ng area na yan. Diba wala naman, guys? Mantakin nyo ha, kahit gamitan nyo na lang ng sentido common, may kakayahan ba ang isang senador na magbenta ng lugar, ng area, ng bansang Pilipinas sa ibang bansa? At imagine na lang ha, kung naibenta man, sabihin na lang natin, kunyari naibenta, kung naibenta man ni former Senator Antonio Trillanes ang panatag shawl dito sa China, bakit hindi pa po nagtatayo ng structural base ang China doon sa panatag shawl? Kasi di ba pwede namang sabihin ng China, binenta sa amin to ng Trillanes, kaya magtatayo kami dito. Pwede naman po yung sabihin ng China, kagaya ng ginagawa nila ngayon, di ba, na mayroong secret deal, kaya sila mayroong baraha sa atin. Kasi nga, ang ginawa ni former senator, former President Duterte, mayroon siyang commitment na hindi tayo magdadala ng mga large-scale materials to reinforce the BRP Sierra Madre. So, yun na nga po guys yung tinutukoy ko dito. Kung binenta man po ni former Senator Antonio Trillanes itong panatag shawl, then mayroon po silang reason na, magtayo kami ng structural base dito kasi binenta na to sa amin. Pero wala naman pong itinayo doon dahil nga wala naman pong naibenta itong si former Senator Antonio Trillanes. At isa pa, nabasura na po ang kaso ng ombudsman na ikinaso ni Digong dito kay former President Pinoy, former President Aquino, at dito kay former Senator Antonio Trillanes. At pangatlong reason dito guys, di ba close itong si Xi Jinping at si Digong? Then, bakit hindi niya tanungin kung totoong may naibenta nga ba itong si former Senator Antonio Trillanes dito sa China na teritoryo ng bansang Pilipinas? Di ba? Kahit gamitan niyo na lang guys ng kahit konting common sense. Paano mabibenta ni former Senator Antonio Trillanes yan? Una, senador pa lamang siya. Diba? Pangalawa na dito, wala namang itinayo yung structural base doon para magpatunay na ito yung pinaglalaban nila, na kaya kami nagtayo ng gayato ganyan kasi nga binenta na sa amin to ni Trillanes. Pangatlo dito, close naman si Digong, diba? At si Xi Jinping, then bakit hindi niya tanungin? Kaya nga ito yung sinasabi ko guys, na ito yung hugot ni former Senator Antonio Trillanes kung bakit galit na galit at nanggagalaiti siya dito sa usaping West Philippine Sea. Kasi mantakin nyo, siya yung pinagbintangan na merong binenta doon sa area ng panatag shawl. Pero ang meron palang ginawang kabalbalan dito is sila Digong. Merong secret deal, merong commitment. Diba? Ito yung sinasabi ko talaga sa inyo guys, na wala talagang sekreto ang hindi talaga nabubunyag. So nagigets nyo ba guys yung yung emotion ko at emotion ni former Senator Antonio Trillanes? Kaya nga guys, sinupalpal niya itong si Trojan Pig. Diba? Kaya nga sinupalpal niya itong si Trojan Pig. It is not because, dahil nga sa pag-amin niya sa gentleman's agreement na pinatutuhanan niya, pinasang-ayunan niya na totoo ang commitment ni Digong na kaya daw tayawin ang water cannon, kaya daw binabangga ang BFAR at PCG vessels natin. It is that because hindi po tayo sumusunod sa commitment na ginawa ni Digong dito sa China na we would not bring any large-scale materials to reinforce or to build structural base doon sa BRP. Lalo pat ngayon, mayroong budget ang ating pamahalaan para ayusin ang BRP. Ang problema nga lang, hirap na hirap tayong maayos ang BRP. It is that because dahil nga po sa secret deal ni Digong. Kaya lagi tayong pino-floating barriers, winawater cannon, dangerous maneuver. It is not because galit na galit sila kasi meron tayong ang sinumpaang agreement pero hindi daw tayo tumutupad. Yan po guys yung yung pinakapunto dito ni former Senator Antonio Trillanes, na sila yung may agreement tapos ako yung sinira nila noon. Kaya nga galit na galit siya at nanggagalaiti because of that. Kaya nga alam ko yung hugot ni Trillanes. Kaya I am here to spread the news. And
to clean up the mess na ginawa ng mga Duterte sa kanya. And I hope na sana hindi lang po ako guys yung boboses dito. Tulungan nyo ako na spread itong news na to. Nang sa gayon, makabawi naman tayo dito kay ano, kay former Senator Antonio Trillanes. Dahil nga, ipinasok ni Digong sa danger ang bansang Pilipinas, ang ating bayan, dahil sa kanyang secret deal. And we are here to voice out. Diba? Kahit maliit lang na boses, as long as sama-sama tayo, pwede natin itong makundina. Pwede natin itong mapigilan itong ginagawa ng China. Dahil unang-una, gentleman's agreement lang naman daw pala yun. Kumbaga, verbal. Wala naman pong kasulatan. So, nandito tayo guys para ipagtanggol, kunin. Wala naman talaga tayong dapat kunin kasi atin naman po yun. Guys, nandito tayo para i-defend ang ating ang ating bayan. Hindi po sa gerang pamamaraan, bagko sa diplomatikong pamamaraan. So, nagigets nyo ba ako, guys? So, that's it. So, okay. Inom muna ako ng tubig. Masyado bang na-intense si Mima? So anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit po para sa ating panibagong video. Parang tarantado, no? So yun lang, good morning, ingat mga kababayan.